iyong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga isakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masama at ginawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling kanawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakakasaliksik sa puso ang nagpatotoo na. Tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't hindi ninyo pinapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kay Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid,
pakinggan niyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kaniyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ng ibang tao. Ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon, nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay-pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pilipino. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Paano ba tayo inibig ng Diyos Ama? At paano ipinakita ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig sa kanyang sanilikha? Ipinakita ng Diyos Ama ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan nagpagpapadala sa atin ng kanyang bugtong na anak. Sinabi sa atin sa Ebanghelyo ni San Juan, John 3:16, sinabi sa atin ng Panginoong Hesus, sinabi sa atin ni San Juan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang sariling anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatutunayan ng Diyos Anak ang kanyang pinakamataas na pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang paggamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Ibinigay sa atin ang kanyang anak na si Jesus ang kanyang buhay para sa ating kapakanan. Kaya nga sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verse 13, pinagtibay nito ni San Juan. Sinabi dito, walang pag-ibig na hihigit pa rito ang ibibigay ang buhay para sa mga kaibigan. Sa Ebanghelyo natin ngayon, inuutosan tayo ni Jesus na manatili sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Ama ay malikhain, mapagbigay. Ang pag-ibig ni Jesus ay nagliligtas at nagpapatawad. Ang kanyang pag-ibig ay humahantong, ay nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito ang uri ng pagmamahal na dapat nating taglayin sa ating mga puso. Ito ang uri ng pagmamahal na dapat nating panatilihin sa ating buhay. Anong uri ng pagmamahal ang dapat nating ibahagi sa iba? Anong uri ng pagmamahal ang dapat nating ibigay sa iba? Ito ay ang pag-ibig ng Ama. Ito ay ang pag-ibig ni Jesus. Paano tayo magmahal? Gaano ba tayo dapat magmahal? Ang ibigin si Jesus ay ang pakikinig sa kanyang mga utos. Ang mahalin si Jesus ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ipinakita sa atin ni Jesus ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan na ng kaniyang pagtupad sa kalooban ng Ama. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama ay nagpapakita kung gaano natin kamahal ang Diyos. Ngayon, sundin natin ang Diyos dahil mahal natin siya, mahalin natin siya hanggang sa isuko natin ang ating sarili sa kaniyang kalooban. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamalagi kayo sa akin at mamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Ang ating pong itutugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang
namumunga ng pag-ibig at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Diyos na aming Ama, dinggin mong aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang pag-aain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pag-ahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsalo mo sa iyong buhay na namukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan
ay siya ring umiiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, siya talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatawang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banala, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin nat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ngayong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawan mo sa't patuloyin sa iyong kaliwanagan. At magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
sino man sa aking mananahan. Mananahan din ako sa kanya. Siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan. At bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag makikampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, na manatili kang kapiling na iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
Ama, dalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, nawa'y malala nilang pangako noon sa binyag na ikaw kalang ibigin at paglingkuran magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.